or yung IVF process here sa Norway. Papakita ko sa inyo yung aming gender reveal short video. Welcome to my YouTube channel. I am Donita, your Pinay teacher in Norway. And if you are new here, thank you for tuning in. And if you like this video, don't forget to give thumbs up. And if you want to watch more videos about me and my life and all of my experiences here in Norway, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell below for you to be updated when I have new uploads. So in this video, magtatagalog po ako because itong video na to is napaka-importante sa akin and it takes a lot of time bago ko siya nagawa. So, ilang months ko rin siyang pinag-isipan and marami akong mga kapwa Pilipina na nag-chat sa akin. Papakita ko na lang sa screen yung mga chat nila and PM nila sa akin na nagtatanong about sa experience ko sa pag-undergo ng IVF. Yun po yung vlog ko ngayon. So, my vlog is all about my experiences and how is the process or paano yung processing pag gusto mong mag-ask ng help para mabuntis or yung IVF process here sa Norway. So, yun po yung magiging vlog ko today. That's why, isa to sa pinaka-importanteng vlog sa buhay ko at pinag-isipan ko talaga siya nung matagal bago ko gawin. Pagpasensyahan nyo na. So, I am 6 months pregnant na po. So, 6 months na akong buntis. And last visit ko sa OB-GYNE, sa gynecologist, lahat naman is okay. Yung baby ko, tama yung kanyang timbang, yung kanyang sterilse or yung size niya is nasa average size. And ayun, happy naman ako na healthy siya, wala siyang problema. And sana isuportahan nyo pa ako mga sis and sana pag-pray nyo rin ako kasi kailangan ko talaga yan. So, I will try my best para hindi maging emotional dito sa video na to. Kasi, pag ito talaga yung pinag-uusapan, nagiging emotional ako. Pagpasensyahan nyo na. Pero, bibigay ko lahat ng information, pati yung kung magkano yung aming nagastos. Lahat-lahat. Ayan. So, let's start from the beginning. First process or the first thing that you will do or na ginawa namin para mag-conceive or mabuntis nga ako is consult our doctor. So, first is consultation. Ang ginawa namin, yung husband ko and ako, napunta kami sa aming personal doctor, nag-set kami ng appointment and chinek yung aming health, of course. And then, nag-undergo rin ako ng ultrasound, tinignan yung matres ko, kung okay, ganun, lahat. And then, yung husband ko rin, and they found out na kaya hindi kami magkaanak is mahina yung sperm count ng asawa ko. So, ako po, lahat ng sa akin is healthy. Yung matres ko daw, healthy. Siyempre, bata pa daw, maganda, ganyan. Maganda talaga. Maganda pa daw yung, ano, yung matres ko, yung ibig sabihin. So, ayun. Eh, kailangan namin ng tulong kaya nag-set na sila ng appointment sa amin para sa susunod na check-up or process na kailangan namin gawin. Ngayon, the next process will be ovarian stimulation. So, kailangan nilang ipa-stimulate yung ovaries ko para mahinog yung mga egg cell ko. So, ang nangyari, binigyan nila ako ng reseta. And then, tiningnan din nila yung aking menstruation period, yung cycle ng aking menstruation. On that time, okay pa yung menstruation period ko. Or, okay siya, wala siyang problema. So, nag-start na akong pumunta ng botika or apotek dito sa Norway. And then, kinuha ko na yung aking reseta, yung mga medicine, injectables yun. Hindi ko na maipapakita dito kasi tinapon ko na dahil na-torture talaga ako. No? Nag-i-inject ako sa chan ko, no? Nagkaroon din ng pasapasa yung chan ko. And, ginawa ko yon last 2017 ko pa po yung ginawa. So, nag-start kami, check up lahat November. Tapos, papuntang December, ayun, nag-i-inject na ako ng ano, progesterone, hormonal medication siya or hormonal injectable, ganyan, para ma-stimulate ang aking ovaries at mahinog ang aking egg cell. Ngayon, on that day na okay na,
na ultrasound nila, kailangan ang egg cell is kasing laki ng ubas. So imagine grapes, ganyan. Ganun kalaki. And masasabi ko na ang aking experience habang nag-undergo ako nung ovarian stimulation na yon, mga injectables na yon, na hormones, lumalaki talaga ako. At maraming nasasabi, taba mo na. Yung parang, alam nyo na, ganyan. Umuwi din ako ng Pilipinas nung pagkatapos. Nakakakilala sa akin, nagtatanong, ano bang ginawa mo? Ano bang kinain mo sa Norway? Ba't biglang ang taba mo? Hindi na lang ako nasabi. Sinasabi ko na lang, masarap kumain, ganyan. Kasi tahimik lang ako. Ayoko kasing ipagsabi yung mga pinaplano ko, yung mga ginagawa ko, ganun. Hindi ko na sinabing nag-undergo ako ng hormonal injectables or ovarian stimulation. Kaya talagang lumaki ako. Although lumaki din naman talaga ako, syempre, kapag hiyang ka, kapag hindi ka nahihirapan sa asawa mo, so, syempre, tataba ka rin, lulusog ka rin, ganun. Ibig sabihin nun, katibayan nun na kayo, compatible kayo sa isa't isa. Pero yun nga, lumaki ako, laki na nilaki ko kung alam nyo lang. Papakita ko na lang yung mga dati kong pictures. Tapos, ayun, nung on that day na ready na ako, ang dami nila pininom sa akin na gamot on that day na kukunin na nila yung aking egg. So, ang tawag naman sa third process na yun is egg retrieval. So, i-retrieve na nila yung mga eggs ko. And then, pininom din ako ng paracet, e-books. May mga pininom silang ng gamot sa akin on that time. At talagang nabangag ako noon, last 2017 pa yun. So, ang egg na na-retrieve sa akin is 13. Imagine, 13 egg. Tapos, medyo kasi laki siya ng ubas. Iba-iba din kasi mga sizes niya. So, average, ganun. Ang dami. Ang dami nakuha sa akin, 13. Tapos, out of 13, tatlo yung na-survive. And then, out of tatlo, dalawa yung na-fertilize. Kasi, kinuwanan din nila yung asawa ko ng sperm. So, ano naman yon? Egg retrieval and sperm preparation. Ngayon, ito naman yung problema sa husband ko. On that time, na nakita niya na pagod na rin ako kasi nga kinuha yung aking mga egg cell, tapos andang pininom sa aking gamot, kailangan niya magsarili, kailangan niyang labasan, and ang problema, stress na siya, hindi siya makapag-concentrate. Paano siya yung magsasarili, paano siya lalabasan, parang stress na rin sa mga pinaggagawa sa akin. Pinag-inom siya ng Viagra, pero hindi talaga tumatayo. Pasensya niyo na yung mga words ko. Ganito talaga kasi ito yung ito yung mga terminologies doon. Inyong pinainom sa kanyang gamot, hindi talaga. Kaya no choice. Nag-undergo siya ng operation na tinusok ng karayom yung kanyang, sabi na natin, itlog niya. Yun, tinusok yun. Hirap na hirap siya nun kasi magkasamahan kami nun sa operating room. So, kita ko lahat. Apat na nurse yun, babae. Kinukuha, hawak-hawak yung niya. Kinukuha na siya. Hirap makuha. Ngayon, tumawag na sila ng isa pang doktor na lalaki. Talagang, nakita ko talaga yung karayom. Tinusok talaga, sinungkit na ganun. Tapos, yung nila chani, alam niyo yung tweezer, yun yung gamit nila. Nakita ko talaga yung sperm. Ganun yung retrieval na ginawa naman sa asawa ko para sa sperm preparation. Kaya, ang laking hirap din ang ginawa niya. Isipin nyo, napaka-sensitive ng itlog ng mga lalaki. Tapos, pinatusok-tusok na malamog na yung kanyang Awang-awa rin ako sa kanya kasi hirap din siya. Pero, wala kasi kaming choice. Nandun na kami. So, ayun. Out of 13, tatlo yung na-matured, pero dalawa lang yung na-fertilize. So, ang pinakang process talaga na ginawa sa amin is ICSI. I-C-S-I. I will search kung anong terminology doon. Pero, siya, isang type din siya ng IVF. Or, kasi yan, IVF ICSI. Papakita ko na lang sa inyo yung pinakang hindi naman ako professional about sa mga ganyan-ganyan, di rin naman ako doktor. Kaya pwedeng kung gusto niyo malaman more about sa ICSI at sa IVF, pwede naman kayong mag-research. Ayun, so ICSI talaga yung sa amin. Dahil lang ICSI, ang pinagkaiba niya sa IVF ganito, ang ICSI, yung sperm, in-inject talaga siya sa egg cell.
para magsama. Pero ang IVF, sa laboratory, iiwanan yung sperm na ma-penetrate niya yung egg. So, yun po yung pinakaiba. For my own understanding, so pwede rin kayo mag-research para mas malaman nyo pa. Yun para sa akin. Papakita ko na lang sa inyo yung paano yung process. So, ayun na nga. Ulitin ko, out of 13 egg cell na na-retrieve sa akin, tatlo yung na-mature. Tapos, dalawa yung na-fertilize. Ngayon, dalawa na yung naging embryo. Embryo na siya kasi na-fertilize na siya. Nagsanip na, parang ganun. Binlast freeze nila. So, finreeze nila yon. Ngayon, so nung na-blast freeze na nila yung dalawa naming embryo, way back, 2017, December. Tiningnan nila yung aking ovary and nagkaroon ako ng side effect or in Norwegian language, bivirikning ng mga hormones na in-inject sa akin. So, lumaki yung aking ovaries. Yun yung side effect sa akin ng mga gamot. Kaya parang sabi nila sa akin, nirecommend nila na mag-stop muna kami sa medication. So, pabayaan mo nang i-blast freeze yung aming mga embryo, yung dalawa naming embryo. Ngayon, pumayag naman ako. So, 2018, nag-focus ako sa, ayun, drive, sa stroke practice. Tapos, 2019, nagtrabaho na rin ako sa Barney School hanggang sa nag-take na nga ako nung course na kompleteran de la Utdaning para maging authorized teacher dito. Papakita ko na lang yung mga videos na yun. Lalagay ko na rin dyan sa link para makita nyo yung life ko dito sa Norway. And then, tumagal hanggang sa 2020, inantay kong matapos ko yung aking course. Ngayon, 2020-21 na lang, nag-continue na kami. Na parang, oy, ano na, naka 3 years na, mag 4 years na, ang pinakang due date niya or expectancy or haba na kaya na i-blast freeze ang isang embryo is 5 years. So, 2021, naisip namin, kailangan na namin talagang gawin to. Total, natapos ko na naman yung course ko. Kumbaga, pinlano din naman talaga namin. And, ayun, last 2020, na may natanggap naman akong message sa aking personal doctor na parang may symptoms daw ako ng PCOS. So, kung alam nyo yung PCOS, mga sis, yun. Ngayon, sabi ko, syempre worried ako na parang hindi pa nga ako nag-undergo nung ano, pagpapalagay ng embryo. Nagpa-check up ako. Nag-set ako ng appointment kasi ultrasound daw nila ako dun sa St. Olaf sa Trondheim. So, ang aking ano, ang aking pinahang hospital talaga is public hospital po ito dito sa Norway. St. Olaf sa Trondheim po iyon. Papakita ko na lang sa inyo. Ngayon, nung na-ultrasound na nila, okay naman daw, sabi ng doktor. Naalala ko pa nga yung doktor na iyon, iyon yung doktor na nagkuha ng sperm sa asawa ko. Lalaki yung nag-ultrasound sa akin. Medyo nahiya lang din ako ng bahagya. Pero ganun talaga, professional naman sila. And ayun, sabi sa akin, okay naman daw ang aking ovary. So sabi ko, nag-undergo po ako nung ano, sa IVF, no, last 2017, meron po akong embryo na naka-blast freeze. Sabi ko is, gusto ko pong ipalagay ulit or implant na yung aking embryo. So, that is the next step, pre-implantation of the embryo. Ngayon, bago yun palagay sa akin, on January, yung first ano month ng this year, 2021, nag-start na ako ng medication. Ano ulit yun? Proginova, progesterone, pero pills lahat siya. And then, meron ding gamot na nilalagay sa pinakampuerta ng babae para ma-ready yung iyong ano nga, ovary. So, yun yung mga gamot na tinake ko. Hanggang sa nung February, ano na, okay na. Kasi i-ultrasound ulit nila yon, titingnan nila yung mucus or yung pinakang white mens sa iyong ovary, ganyan. Basta, chinecheck nila yun eh, sila yung may alam nun. Na, oh, ready ka na, ready na yung ovary mo, pwede nang lagyan. Pwede nang ilagay yung implant yung embryo. So, sabi ko, sige, may dalawa kaming embryo na natitira. So, yung first, tahimik lang ako noon. Inantay ko yung kasi kailangan kong mag-take ng pregnancy test pagkatapos ilagay mga 20 days after, pero hindi siya nag-positive. So napaka ano noon,
talagang devastated ako nung mga panahon na yun, na stress din ako, malungkot. Yung parang, kasi, syempre, ang hirap din ng mga pinagagawa ko. And, iba kasi pag nagtitake ka ng hormonal pills, iba yung mood mo, iba yung pakiramdam mo, tapos lumalaki din ako. Ang laki ng nilaki ko, kung alam nyo lang. 83 kilo ko nun, paakit ng paakyat yung ano ko, hanggang sa naging 85, 87. Paakyat ng paakyat ang aking timbang. Ngayon, ito na nga, wala, hindi natuloy or hindi nag-succeed yung first na ano namin, implantation ng embryo. Kaya, ano, medyo nagpahinga lang ako ng bahagya. Tapos, focus na lang ulit ako sa trabaho. Mga first month ng taon na to, yun, puro lang books na uplaring, Barney School, doon lang ako nagtatrabaho. Tapos, ano, naisip ko na itry namin yung last na embryo. Last chance and last embryo na lang namin ito. Try na namin. And kahit ano man mangyari, tatanggapin namin. And nag-isip na rin kami ng mag-adapt ng asawa ko. Isa yun sa choices namin na kung hindi talaga para sa amin or hindi talaga kami magkaanak, is mag-a-adapt kami. Pero ito na nga. So, noong March, yun ulit, vitamins, progesterone pills, cyclogest, yung mga gamot na ano lalagay din sa puwerta. From the start ulit ako. Tapos, nag-gain ulit ako ng weight from 85, naging 88, naging 90. Tapos, ano, sabi sa akin, i-ultrasound ulit ako. Nung April, tinignan, ayan, okay na, ready ka na, ilalagay na namin, implant na namin yung last embryo, sabi sa akin dun sa hospital. Tapos sabi ko, ayun, sige, ready na ako, ganyan. Tapos, tahimik lang ulit ako kasi ayoko talagang pagsabi yung mga pinagagawa namin, yung mga pinagdadaanan ko, ayoko rin pinopost sa social media. Kasi syempre, ano, nandun yung doubt, andun yung parang hindi mo alam kung magpa-positive ba, ganyan. Nag-antay ako hanggang sa nung May, ayun, dun namin nalaman na positive, na buntis na nga ako. So, sa ganito siya namin nakita. Tapos, yung husband ko, sobrang happy. Gusto niya pa ng isa pang ano, ng digital pack para makikita. Papakita ko na lang sa inyo, nandun nakalagay na pregnant or gravid. Ang gravid is Norwegian word sa pregnant. So, I'm pregnant, ano na, 3 weeks na akong pregnant. Tapos, ayun. So, yun yung step. Consultation, ovarian stimulation, egg retrieval, sperm preparation, blastocyst culture, pre-implantation, and then embryo transfer. Sinulat ko kasi siya, kaya tinitingnan ko, papakita ko na lang sa inyo. Ayun. And ngayon, 6 months na ako and healthy naman si baby. Iyon yung experiences na experience ko na sobrang, until now, medyo na ano pa rin ako eh. Medyo parang skeptical pa rin na sana maging okay yung delivery namin. Ayun, laging yung parang panganganak ko ba yung delivery day ko. Ayun. Tapos nagkaroon pa ako ng Swanger's cup diabetes or gestational diabetes na tinatawag. So, ano, kapag buntis, nagkakaroon sila ng ganun. So, mataas yung aking blood sugar, kaya kailangan kong i-maintain yung kinakain ko. Tapos, nag-inject ako ng insulin. Ganun. Hindi siya ganun kadali. Sa totoo lang. Hirap din ako. Pero, ano siya, part siya ng aking journey sa pagbubuntis na kailangan kong ano, maranasan. Part siya ng aking pregnancy journey. Ayan, ito yung insulin na tinitake ko every night. Ayan, nag-inject ako ng insulin. Every day, bago kumain, pagkatapos kumain, nag-check ako ng aking blood sugar, ganun. Tapos, bawas sa rice, bawal lang kumain ng rice sa umaga, tapos half cup of rice lang sa tanghalian. Kung alam nyo lang, hindi siya ganun kadali. Medyo hirap din talaga. Pero, kinakaya. Kasi, kailangan ko siyang pagdaanan. So, I endure na lang lahat ng pinagdadaanan ko. Kasi, once in a lifetime lang din naman to. And, nag-ano na rin kami. Alam na namin yung gender. So, I will share yung ginawa kong small party lang naman yun. Or pagsasalo. Kasama yung biyanan ko, yung ate ko. Ngayon, papakita ko sa inyo yung aming gender reveal short video.
And yung amount, kung magkano yung nagastos namin, from the start, 2017, nung nag-inject ako, yung injectables kasi para sa ovarian stimulation, nasa 1,000 ang isang pag-inject. So, naka 14 plus or 15,000 plus kami. Sa gamot lang yun, ha? Tapos, nung ngayon na, kasi yung mga gamot din, yung transportation din, kasi malayo, nag-take pa kami ng dalawang ferry, tapos nag-drive pa kami ng almost 2 hours, makapunta lang sa Trondheim, sa pinakang city, doon sa pinakang public hospital na pinag-check upan ko. So, all in all, masasabi ko naka 30,000 plus kami, pero may eginandal na tinatawag, or dapat yung magagastos mo lang is ganito, kapag lumagpas yung ginastos mo, babalik sa'yo nung helpo. So, mag-a-apply ka sa kanila, sisend mo lahat ng resibo, lahat-lahat. Kaya pag mag-undergo kayo ng IVF, ito, yung mga resibo ng gamot nyo, lahat, pati transportation nyo, kung nagtra-transport kayo, pwede nyo yung i-apply sa helpo, pasyente raise yon para maibalik sa inyo. Ganon din yung sa gamot, lahat-lahat. Ganon. Tapos, nung nagpa-ultrasound, libre na. Pag buntis ka na dito, libre na yung check-up, yung ultrasound, lahat. Pati yung gamot ko, pati yung device na ginagamit ko sa pag-check ng aking blood sugar, ito po, libre lang to. Lahat galing sa government nila. Kasi ganun ang Norway, yun yung kanilang pataharan dito. And marami pa akong i-share. So this will be the part 1 ng aking pregnancy journey, IVF story. And yung mga preparation din para sa baby namin. I-share ko lahat sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Lalagay ko siya sa aking my personal vlogs na playlist. And maraming salamat sa pag-support ang mga sis. Maraming salamat sa prayers. And maraming salamat sa paniniwala. And the pag-subscribe sa aking channel. Na-appreciate ko talaga yon. And sana itong experience na to is nakatulong sa inyo. And huwag kayong panghinaan ng loob kung nagkakaroon kayo ng problema or minsan yung mga bagay na gusto natin, hindi natin nakukuha kaagad. Kasi God has perfect time for that. Medyo naging emotional na naman ako. Wait lang. Kasi kumpara sa inyo talaga siya, ibibigay siya ni Lord on His perfect time. Diba? Yun. Ano pa yan? Hindi siya madali. Nahirapan talaga kami. Pero kinaya naman namin. Kaya kayo, kung nahirapan kayo, huwag kayong susuko. That's part of our life. Diba? Ba yan? Iyak ako. Kasi sa totoo lang, mahirap talaga siya. Hindi siya ganun kadali. Pero huwag kayong panghinaan ng loob kasi part yan ng inyong journey. Part ito, kinaya ko, for sure kakayanin nyo rin. Diba? Never give up and always stay positive. Kahit maraming mga, alam nyo na, may attitude din tayong kapwa Pilipina or may mga tao sa buhay natin na hindi tayo masyadong sinusuportahan. Pabayaan nyo sila. Basta kayo, tuloy nyo lang yung gusto nyo sa buhay, yung goals nyo, yung dreams nyo. Pagpatuloy nyo lang. Never mind those people na lagi kayong dinidegrade or napaka-negative. Huwag nyo silang pansinin. Ganon. Kahit ako, nakakaranas ako na parang, ang laki-laki ng tiyan mo. Parang ilang buwan pa lang yan. Parang, ang taba-taba mo. Parang maraming pangkukutsa, pero okay lang yun. Maganda pa rin naman. Charot. Pero okay lang yun. Basta, in-enjoy ko yung aking pregnancy. And blessed ako kasi may husband ako na talagang nakasuporta sa akin. And ganun din yung family ko. And importante lang yun. Yung mga may mga friends din ako na talaga namang, binibisita ko dito. Tapos, nagbibigay din sila ng, nagbigay sa akin ng gamit ng mga baby or yung damit na pinaglumaan na yun. Kung gusto nyo akong bigyan, ayun, tumatanggap po ako.
chat nyo lang ako, PM nyo lang ako, baka naman, char lang. Ano, hindi na, kasi yun din, naghahanap din ako ng mga, ano, mga sa brooked boutique or brooked na nagamit na, kasi dito naman uso yun yung sa shop o salg na yung parang binebenta nila yung mga nagamit nilang mga baby, ano, baby outstear o yung mga bagay na kailangan ng isang ano baby. Ayun, may mga ganun dito. So, i-share ko na lang siya sa susunod kong vlog. Kaya, don't forget to hit the notification bell below for you to be updated when I have new uploads. So, abangan nyo yung mga, i-share ko sa inyo yung mga yon, pati yung mga in-applyan ko, paano makakuha ng baby packer, mga free siya, free na mga kung ano-ano. Basta makikita nyo na lang siya sa susunod kong vlog. So, thank you so much for watching and see you once again on my next video. Bye! God bless!